ating Pilipinas. Welcome back sa Panahon TV. Alam niyo po ngayong buwan ng Hulyo, maraming kaabang-abang sa kalangitan. Pero habang hinihintay ito, pagmasdan muna ang ganda ng buwan. Moonrise natin kaugnay nito ayon sa pag-asa ganap na 3:23 a.m. Moonset naman 35 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. Ano nga bang tawag sa face ng buwan ngayong gabi? Narito at ating alamin. Sa iyong pagtingala sa kalangitan ngayong gabi, mapapansing halos kalahati ng buwan ang naiilawan. Ang tawag sa ganyang phase ay waning crescent. Kapag ganito, nasa silangan ng buwan kapag gabi habang nasa kanluran naman right after sunrise. Ang ibig sabihin ng waning ay decreasing kasabayan ng unti-unting pagkabawas ng liwanag ng buwan. Kapag less than half ng buwan ang maliwanag at hindi gaano malaki ang epekto nito sa tidal variations, tandaan ito ang waning crescent moon. Sabi ko nga kanina, kabi-kabila ang sorpresa sa kalawakan this July. Ang detalye alamin natin sa ulat ng ating newest student correspondent na si Mark Hiao. Alam niyo ba noong unang panahon, ang mga ancient Greeks ay naniniwala na ang solar eclipse ay sinyalis sa matinding kaguluhan o sakuna. Ito ay dahil sa pagkagalit ng kanilang mga Panginoon. Pero ano nga ba ang totoong nangyayari? Halina't samahan ninyo ako at sabay-sabay natin niyang alamin. Sa darating na 13 ng Hulyo ay magkakaroon ng partial solar eclipse. Nagaganap ito kapag ang ating buwan ay pumapagitna ng bahagya sa araw at sa ating mundo. Makikita ito sa timog ng Australia. Inaasahan tatagal ito ng 1 hour and 12 minutes. Hindi man natin ito makikita sa ating bansa, isa pa rin ito sa mga astronomy events na kaabang-abang. Oh, para sa mga skygazers naman dyan, good news ang mga kaganapan sa huling bahagi ng July. Kalimutan nyo muna ang pagbababad sa TV o sa internet dahil ito ang dapat ninyong abangan. Ang pinakamahabang eclipse ngayon 21st century. Sa July 27 to 28, makikita nating mga Pinoy ang engrandeng total lunar eclipse. Kung saan naharang sa pagitan ng buwan at araw ang ating planeta. Dahil dito, makakagawa ito ng anino or shadow na magiging dahilan ng pagiging pula ng ating buwan. Inaasahan tatagal ito ng 1 hour and 43 minutes. Ito ang longest eclipse of the 21st century. Makikita rin ito sa Australia, Asia, Africa, Europe, at South America. Makikita ito mula 3:30 a.m. hanggang 5:13 a.m. sa ating bansa. Sa darating na 28 at 29 ng Hulyo, magaganap ang Delta Aquarius Meteor Shower. Ito ay nararanasan taon-taon sa buwan ng Hulyo. Inaasahan makakakita ng 20 meteors per hour sa mga lugar na hindi masyadong apektado ng light pollution. Hindi may pagkakailang buhay na buhay nga ang kalangitan ngayong buwan ng July. Kaya pagsapit ng gabi, huwag nang lumingon kung saan-saan pa. Just look up at doon nyo makikita ang kakaibang entertainment na inyong hinahanap. Iyan po ang Balitang Astronomiya para sa Panahon TV. Ako po ang inyong Astro Bay, Mark Yao. Magandang araw!